Okay, so I want to talk about our being with the Lord Jesus Christ, both in this life and in the life to come, no? Kasi yung buhay natin dito, ever since na born again tayo, nakakilala tayo kay Lord Jesus, ang buhay natin dito, tatawagin pa rin nating journey. Okay? So, halimbawa, pupunta ka ng isang lugar at ang biyahe mula dun sa pinanggalingan mo hanggang dun sa lugar na tutunguhan mo ay 4 oras. Halimbawa, kung kinakailangan, minsan sasakay ka pa ng aeroplano. So, ang journey ay yung pagitan ng lugar na yon at ng lugar na pinanggalingan mo. Okay? O ng lugar na pinanggalingan mo, yung tungo dun sa lugar na pupuntahan mo. Ang journey yung pagitan nun. So, ang pagitan po nung buhay natin nung nakakilala tayo kay Lord Jesus hanggang sa ma-rapture tayo o umuwi tayo sa Kanya, eh yung pagitan ng nakakilala tayo hanggang yung uuwi tayo sa Kanya. So, may paalala po ang banal na kasulatan na ang buhay natin dito ay talagang normal na buhay na mararanasan mo rin yung mga nararanasan ng ibang tao. Walang exception. So, may ups and downs po ang buhay ng tao. Hindi po laging nasa bed of roses ka. nasa kutsyon ka. Alam mo yon? Kaya may paalala ang Panginoon sa atin. Kasi sa buhay na ito, ma-encounter pa rin natin yung mga bagay na tinatawag na pakana ng Diablo. Tingnan po natin. Meron pong ang salita ng Diyos, meron pong paalala sa atin ang Word of the Lord Jesus Christ. Matatagpuan natin sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verses 4 to 60. Actually, ito po ang reminder. Reminder po sa atin kung sino tayo kay Jesus. Tingnan po natin. Pakinggan natin at namnamin natin yung sustansya ng mga talata. You are of God. Umpisa pa lang ang ganda. You are of God. Ikaw ay sa Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Ganun yan. You are of God, little children. Okay. And have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. Ang context po nito, ito yung mga false prophets, ito yung mga false teachers noong mga panahon na yon. Sapagkat may mga nagtuturo ng iba tungkol kay Jesus Christ, may nagtuturo ng iba tungkol sa salvation, iba yung kanilang mga turong nadala. Pero ang sabi ni Apostle John dito sa mga taong kausap niya, yung mga sinulatan niya, sabi niya rito, you are of God, little children, and have overcome them because he who is in you is greater than he who is in the world. Ibig sabihin, yung espiritong nasa atin ay yung spirit ni Jesus Christ. At yung espiritu na nandoon sa mga false prophet na yon, sa mga false teachers na yon, ay espiritu ni Satanas o espiritu ng Diablo o espiritu mismo ng mundo. Okay? Sabi pa rito, makinig po mabuti, they are of the world. Therefore, they speak of the world and the world hears them. Okay, ang pinatutungkulan dito sa konteksto ng binasa natin, again, mga false prophets at mga false teachers. Pero paano po natin ito i-apply sa panahon natin ngayon? They are of the world, therefore they speak of the world, and the world hears them. Sa social media po, hindi lahat ng nandito ay sinasang-ayunan ng Biblia. Meron dito, dalalaman po ng kanilang kagustuhan, kaya sinasabi nila yung mga bagay na ganyan, para sa kanila wala nang tama, wala nang mali. There's no wrong and there's no right sa kanila. Kaya ang mga tao na may ganyan rin kaisipan, makikinig sa kanila. Pero ito naman ang sabi ng Bible tungkol sa kanila. They are of the world, therefore they speak of the world, and the world hears them. Ang nakikinig doon sa mga masasamang sinasabi ng mga taong yun na wala sa Panginoong Hesukristo, ang mga nakikinig doon ay mga taga-mundo. Mga hindi mananampalataya ng Panginoon. Kaya sasabihin ko po sa inyo, totoo, Christianity is only a minority. Kasi mas malawak ang daan patungo sa kapahamakan, tungo doon sa daan patungo sa Panginoong Hesukristo. Ito yung makipot na daan. Ibig ba sabihin, kailangan ako magtiis, kailangan mag... Hindi po yung ibig sabihin. Ibig sabihin na makipot na daan, pinapatungkulan lang po niya yung numbers.
mas malawak, mas marami ang tutungo doon sa kapahamakan, kasi mas pinipili nilang yakapin ang gawa ng Diablo kesa sa gawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Na nandoon ang pagpapatawad, sino man ang tatanggap sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang mundo, ang mga tao na wala sa Panginoon Jesucristo, mas pipiliin nilang tanggapin yung kinamulatan nila, yung maling pamamaraan nila, yung mga maling ways nila, at yung mga bagay na maling yun ipinagmamalaki pa nila, mga bagay na sana dapat ay kanila ikahiya kung tutuusin, pero ipinagmamalaki pa nila, kaya ang mga bagay na yan alam natin hindi galing sa Diyos. Amen? Alam po ninyo sinasabi ko. Alam niyo pinatutungkulan ko. Kaya may hindi na po kayo pong sinasabi ko dito. Okay? So, ang mundo nakikinig po sa kanila. Ulitin ko yung talata. They are of the world. Therefore, they speak of the world. And the world hears them. But, on the other hand, ito naman ang maganda rito. Ito po yung katuloy niya. We are of God. He who knows God hears us. Okay? Thank you, Jesus. He who is not of God, ito yung mga taong wala sa Panginoon Jesucristo, does not hear us. Ang in fact, pinagtataguan pa nga po tayo. Kung minta natin mga Bible, makikita po nila tayo. Tataguan po tayo. Kaya I'm so thankful for the invention of social medias, for the cell phones, mga smartphones, because their way can contain, di ba, all the Bible apps na kailangan natin para sa mga Bible studies natin ngayon. Tulad po nito, may YouTube. It's a platform where we can, you know, spread the word of the Lord Jesus Christ. Where it's also a platform where they spread their lies also. But of course, it is a platform na intended talaga to spread and honor the Lord Jesus Christ. Again, we are of God. Huh? He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Okay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ang asin at ilaw ng mundo. Amen. So, simple lang po ang gagawin natin. Maging ilaw tayo, maging asin tayo sa kanila. At paano natin gagawin yon? Kung hindi natin ipinapahayag ang mga salita ng Diyos, ang mga salita ni Lord Jesus Christ, we need to share it with them. Opo, lahat ng tao, iba-ibang ugali, pero may warning din doon ang Bible na mag-iingat din tayo doon sa mga tao niya, sapagkat ang sabi ng Bible, hindi nga po lahat merong ikapan na nampalataya. Baka dito saktan kayo, baka gawan kayo ng hindi maganda, yes, kasama po doon yun. But we are the people of God na nanalangin tayo bawat araw na sana marami pang makakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong titigil to spread the good news, to spread the grace of the Lord Jesus Christ, sapagkat yan lamang po ang tanging paraan para makapasalangit ang mga tao na naligaw ng landas. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito, ha, I suggest mag-subscribe na. Click the notification bell, paki-share tong video ito, mag-comment po kayo. You know what? I'm really longing for your comments. I'm really excited for your comments. What's your opinion? You know, everything, every opinion here, ipabasahin natin. Ngayon, kung medyo hindi, kung medyo sablay yung opinion nyo o medyo hindi angkop sa salita ng Diyos, salita ni Jesus Christ, ipapaliwanag po natin ng maganda. Pero iwasan lang po natin mag-comment ng mga pangit para hindi po magkaroon ng gulo. Again, maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood na ito. Pakishare po itong video nito. Please, marami pong magbe-benefit dito. Thank you, and Jesus truly loves us all.